Mami Joy, and welcome back to our YouTube channel. So, ayan guys. Kung nakikita nyo, medyo pawis-pawis pa ako. Pero ang sarap sa pakiramdam yung pagpawisan ka ng ganito. Ah. Yung talagang tumatagaktak. Kasi naglilinis ako dito sa kwarto namin. Kaya ganyan tumatagaktak. And hindi pa nga ako tapos. And ayun, mag-start ako ngayon ng aking video. Hindi pa tapos maglinis. Ngayon nagbibideo na naman. Ayan, and yun nga guys, nanood ako ng balita kanina, and yung mga kababayan po natin dyan sa Maynila, na alam nyo yon na may ulan, tapos bumaha, tapos nasabayan ng lindol. Ayan, ingat-ingat po kayong palagi dyan. And yung mga kababayan din po natin na nasa Cavite, na naapektuhan din po ng bagyo, binaha din po sila, nawalan din sila ng bahay, nasira yung mga bahay nila. Napanood ko kanina guys sa balita. Mga kababayan ko dyan sa Pilipinas, ingat-ingat po, may bagyo pala dyan sa atin. Mag-iingat po tayong lahat. And syempre, sa lahat ng mga kababayan natin sa ang panig man ng mundo, mag-iingat po kayo. Kasi nakita yung chini papasis. Kasi ang dami kong nababalita, hindi lang sa Pilipinas may ulan, sa ibang bansa din may ulan, tapos may mga sa Turkey, ganyan, may mga ano din, may mga pagbaha din, may mga nawalan din ng bahay. So, mga kababayan ko, ingat-ingat po tayong lahat sa panig man po tayo ng mundo. Ayan, and yun nga guys, alam nyo ba, may kwento ako sa inyo. Ang rhino pala kapag malapitan, talagang sobrang laki pala niya. Kasi kagabi, 7 o'clock na kami umuwi. Kaso ang 7 o'clock kasi dito guys, lalo kapag ganitong summer, ano siya, maliwanag pa, parang 6 o'clock, ganun lang. So, sinundo kami dun ni Asis, mga 7 or past 7 na. Pero nung nandito na kami sa May Forest, sa Ratnanagar na, hala, malapitan. First time ko talagang makakita ng rhino ng malapitan, guys. Kumbaga, dalawang dipa, ganun lang yung layo ng rhino. Kasi, nasa malapit na sa kalsada, dun na siya kumakain ng mga damo. Sobrang laki pala talaga ang rhino. And yun, nakakatakot kasi ang rhino dito, nangahabol po ng mga sasakyan, nangahabol ng mga tao, nangahabol siya ng mga naka-motorcycle. Kaya kahapon, talagang mabilisan din si Papa Asis na mag-drive dito sa Ratnanagar. Kasi kapag ganung gabi pala, dito sa May Forest, ano, doon naglalabasan ang mga wild animals, hindi lang rhino, mga tiger, ganyan yun ang kinakatakot nila. Kaya pala minsan may mga military din na nakatambay doon kapag ganung gabi. Kasi nga dahil sa mga wild animals, lumalabas sila, pupunta sila sa highway, ganun. Pero na-amaze ako guys, kasi nakakakita man ako ng rhino noong nakaraan. Sobrang layo niya. And ang tingin ko, ano siya, maliit lang siya. Ganun. Parang, ang tingin ko kasi ang rhino, parang baboy lang ba? Parang baboy kalaki, ganyan. Pero kapag malapitan pala talaga, sobrang laki. Ganyan siya, oh guys. Kasi nakasakay kami sa motorcycle. Alam mo ba na halos ka-level lang namin yung rhino. Nakasakay kami sa motorcycle. Kaya sabi ko kay Papa Asis, hala Asis, so rhino, very big. Ganun pa talagang yung reaction mo ba kapag na-amaze ka. Ako pa man din ganun. Kapag na-amaze ako, talagang yung reaction ko medyo exage ba. Pero yun nga, gusto ko lang i-share sa inyo, malapitan nakakita ako ng rhino. Pero sabi ni Papa Asis, delikado yun kasi madalas nangahabol sila, nang nagaganon sila. Alam niyo yan, di ba may isa silang horn na ganyan, ganun. So yun lang guys, and yun nga, so maglilinis muna kami, tatapusin muna namin itong kwarto namin linisan. Ganyan, so yung mga dapat, mga anik-anik na dapat tanggalin ba? Kumbaga little, hindi naman siya totally general cleaning na babaliktarin namin yung kwarto namin, pero tanggal tayo ng mga agiw-agiw kasi nga nagkasakit ako, tapos hindi ko naman, tapos nung medyo okay-okay na kasi ako, medyo nagtanggal-tanggal na ako, pero yun nga, hindi ako pwedeng mabigla kasi natatakot kayo na baka mabinat ako. So ngayon, na ano, tuloy natin yung paglilinis. So balikan ko kayo ulit mamaya guys. And yun nga, ipapakita ko sa inyo mamaya yung nabili naming damit ni Asher.
Gusto ko yung white na Benito na t-shirt sana, no? Para kay Asher, maganda yun. Kaso manipis yung tela niya. So, iba t-shirt ang nabili ni Asis. And yun, ang abangan nyo guys, ipapakita ko sa inyo mamaya yun. So, see you later, guys! Habang busy kami na naglilinis sa kwarto, ayun yung isa, oh. Busy-busy naman na naglalaro kasama niya ang kanyang lolo. Nilalaro niya yung kanyang blocks. At least tahimik siya dyan na naglalaro. At least, makakatapos kami sa aming mga trabaho ng madalian. Walang i-istero sa amin. Hi guys! So ayan, I'm back. And kagaya nga nang nakikita nyo guys, bagong ligo ako. Kasi kanina, after namin maglinis ng kwarto namin, and diniretso ko na rin ng pagliligo. So kaya yan, hindi ko pa inipita ng aking hair kasi basak pa siya. So ganyan na lang muna, nakalugay. So yan, mag-ano na tayo, magsha-shopping haul. Shopping haul, pero dadalawang piraso lang naman yung binili namin damit ni Asher. And bago ko ipakita yung damit ni Asher, suspense mo lang yung damit ni Asher. Pakita ko muna sa inyo yung mga groceries namin. Ayan, so meron tayo ditong Sotanghon siya guys, pero ano siya, Thailand brand. Ayan, so eto, pinabili ko pa to kay Ading Marby sa Hetoda kasi doon marami ang Sotanghon. Dito kasi sa Parsa, mahirap maghanap ng ganitong Sotanghon, guys. Wala ka talaga makitang ganito dito sa Parsa. And ang sabi nila kahapon sa akin, sa Batbateni daw meron na. Parang bagong dating yata, parang ganon. So, hindi pa kasi kami nakakapunta ng Batbateni. So, pero dahil nga papunta dito sina Ading Marvy kahapon, sabi ko, pabili naman ako ng Sotanghon. So, ito, binili ito ni Ading Marvy. 2, 4, 6, 8. So, ang isang pack ay 10 pieces. So, yan. Ading Marvy, thank you. Ang ano nung, ang tiyaga din nung batang yun. Kasi, kapag pupunta dito sila sa Chitwan, may mga product doon sa Hetauda na wala dito sa Chitwan, guys. Talagang nagpapabili kami sa kanya. Ang tiyaga din nun magbitbit. Ang tiyaga niya, kahit ang dami-dami nilang bitbit, sige, go pa rin siya. Ayan. So, Ading Marvy, thank you so much. Ayan, pinabili ko to sa kanya, Sotanghon. And, syempre, nagpabili din ako sa kanya ng condensed milk kasi wala din condensed milk dito sa Parsa. Meron man sa Batbateni, pero mahal kasi ang Batbateni, guys. So, yung condensed milk, kagaya nito, yung condensed milk na to, ano lang siya, 125 lang ang isang can. Eh, sa Batbateni, nasa 250, ganun. Ang laki nung ano niya, ang laki nung difference niya. Kaya, ayun, nagpabili din ako sa kanya ng condensed milk. Bali, lima to, guys. Limang condensed milk yung pinabili ko kay Ading. Ayan. Alam niyo na, mahilig tayong magluto-luto ng mga sweets, ganyan. So, lima na yung pinabili ko. Ay, sorry. Lima na yung pinabili ko sa kanya. So, ito yung galing Hetauda na pinabili ko kay Adi. And, itong susunod guys na ipapakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, diba? Kasi may isa akong vlog na nabanggit ko na kaming mga mamsis dito sa Chitwan ay member kami ng NFA o yung community na Nepali Filipino Association. Ayan. So, member kami dun guys. And nung kasagsagan ng lockdown dito sa Nepal, yung mga officers ng NFA, sina Ma'am Blessy, ayan, and yung mga ad hoc officers, ayan, kasama si Ading Gemma, sila yung mga officers guys ng NFA na kinabibilangan namin dito sa Nepal. So, kasagsagan ng lockdown, nung nagsabi sila na mamibigay sila ng ayuda sa mga members nila. Ayan, so, binigyan kami. So, ito yung galing sa NFA. So, sa lahat po ng officers ng NFA and sa ad hoc officers, thank you so much po. Ito na po, na-receive na po namin yung ayuda na galing sa inyo. So, ito yung galing sa kanila, guys. May isang pack ng choco. Para sa bata. And meron din kami ditong oil. Ayan. 1 liter oil. Galing sa kanila yan. And meron din ditong ano. 2 kilogram po ng flour. Ayan.
And meron dito 1 kilogram naman po ng dal. Ito yung dal, ay ano ba to? Dal ba to? Mung chata. Ayan. Ito, 1 kilo ng ganito, mung chata. Para siyang dal. Ayan, galing din sa kanila yan. And meron din pong sanitizer. Naku, naano sa pagkakaano yan. Yan, meron din po silang bigay ng sanitizer. And nagbigay din sila ng 1 kilong white sugar. Ayan. Yan po yung ayuda na galing po sa NFA. Thank you so much po. Lalong-lalo na po sa president namin na si Ma'am Blessy. Thank you so much po. And aside from that guys, naka-receive din po kami ng bigas. Hindi ko lang alam kung ilang kilo yun guys, pero 1 plastic ng bigas yun. Yun ay galing naman po kay Ma'am Fiona. Filipina din po na nasa Kathmandu. Ayan, so galing sa kanya yun. Hindi ko na maipakita sa inyo guys kasi nasa lagayan na namin ng bigas yung bigas. Pero thank you so much po sa pinaabot niyo na groceries sa amin. And of course, thank you so much kay Ading Marvy. Kasi si Ading Marvy yung pinaka-contact nila dito sa Kitwan. And sa kanya ipinadaan yung mga ayuda na galing sa kanila. And syempre, thank you din kay Ading Cecil, si Buntis. Kasi guys, sila kasi yung malapit sa Batbateni. So sila yung kumuha nito sa Batbateni. Ayan, from Batbateni yan. So, yun, thank you so much po ulit. Balik na natin sa plastic. And, ayan, ipapakita ko na sa inyo guys yung pinili namin damit ni Asher kahapon. And guys, eto na tayo sa damit ni Asher. Sinuspense-suspense ko pa yung damit ni Asher eh. Ayan. So, bali, eto old shorts to ni Asher. Yung binili namin nung birthday niya yan. So, eto yung isa na short na nabili namin kay Asher. Si Asher ay 2 years old lang guys, pero pang 3 years old yung binili namin damit niya. Kasi nga, kapag yung eksaktong pang 2 and a half years old, ganyan, medyo maliit na kasi sa kanya. Kaya, mas inano ko na mas malaking size na lang para kahit pa paano magagamit pa niya ng medyo matagalan. So, eto yung isa. Ang ganda, gusto ko yung tela niya. Maano yung tela niya. Ayan. And ito yung isang short, yung sa video ko kahapon. Ayan, gusto ko din to. Ano siya? Para sa akin, comfortable siya na isuot. Lalo nga yung summer kasi. And ito na yung partner ng mga t-shirts. Ito. Maganda yung tela kasi stretchable. And medyo maluwag sa kanya para makagalaw-galaw ba siya, hindi yung masyadong masikip. So, 2 pairs lang naman to guys. And eto, light color, blue white. Eto at saka ito pareho ang tela niya. Medyo stretch siya, stretchable siya ng kaunti. Maganda naman. So, ayan lang guys, yan lang yung nabili namin kahapon. Kahit pa paano, naipag-shopping ko si Asher ng 2 pairs ng kanyang damit. And yun nga, kahit pa paano, yung paminsan-minsan nalabas, masaya naman. Alam nyo naman na hindi kami lumalabas gawa nga ng pandemic dito, lockdown pa rin. And yun nga guys, isa sa mga nabalitaan ko kahapon na magla-lockdown daw po ulit dito sa Nepal. Kasi parang in-open lang nila, nilift lang nila yung lockdown para mag-open yung mga bangko, mag-open yung mga ibang shops. Kasi nga, bayaran daw kasi ng mga loans. Alam nyo yun, kapag may mga loan ka sa bangko or may mga utang ka, para mabayaran mo ba? Parang ganun. So, nag-open lang sila para sa mga mababayaran. Kasi kapag sinabi kasing lockdown, talagang totally lockdown, ang open lang talaga is pharmacy, hospitals, ganyan mga clinics, ganyan lang kasi ang mga open. And mga supermarkets, minsan may mga oras din. So, yun. Pero, balibalita talaga, after yata nitong month na to, magla-lockdown ulit. So, yun lang guys.
Yun lang, ipinakita ko sa inyo kung ano yung mga nabili namin kahapon, kung ano yung mga naiuwi namin kahapon. So, yun lang din ang video natin for today. Thank you again for watching. And meron akong mga limang tao siguro na i-shout out na. So, mag-shout out muna ako bago ko i-end ang aking video for today. So, ayan guys, shout out na tayo. Ayan. Shout out po kay Miss Agnes Domingo. Shout out to Naricas Real M. Ayan, baka gusto nyo po mag-subscribe sa kanyang YouTube channel. And happy birthday po kay Daniel Lee. Birthday po niya July 25. Bukas yata, no? Bukas. Ayan, greetings from Mami Eleanor Villaraza. Ayan. And shout out din po kay Miss Maria Corazon Reyes. This is my real life. Ayan din po kanyang YouTube channel. Baka gusto nyo din po mag-subscribe. Ganon din po kay The Angels Vlog. Ayan. Baka gusto niyo po mag-subscribe sa kanila. And shout out to Miss Mary Jane Castissimo. And happy birthday din kay Makulit Villado. Ayan, birthday niya po nung isang araw. Happy birthday sa Yube. And baka gusto niyo din po mag-subscribe kay Jevit Hugh Vlog. Ayan. So sila lang guys yung mga nabakrit ko na nagpapa-shout out. And yun lang yung video natin for today. Thank you again for watching and see you again in our next video everyone. Bye and God bless us all.